Amen. Purihin ang Panginoon sa awiting yan. Sa Diyos ang papuri. Magandang hapon sa bawat isa. How po? Amen. Thank you. Purihin ang Panginoon. Okay. Sa hapong ito, ay nasa third chapter tayo ng Leviticus. At nais kong anyayahan ang bawat isa sa passage na yan, sa banal na kasulatan. At aking babasahin ang verses 1 to 5. At 1 to 5 lamang sapagkat yung 5 verses na ito ay inulit lamang sa mga susunod na verses hanggang sa verse 17. So verses 1 to 5. Leviticus chapter 3. And if his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herb, whether it be a male or female, he shall offer it without blemish before the Lord. And he shall lay his hand upon the head of his offering and kill it at the door of the tabernacle of the congregation, and Aaron's sons, the priest, shall sprinkle the blood upon the altar round about, and he shall offer the sacrifice of the peace offering, an offering made by fire unto the Lord, the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards, and the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the flanks, and the colon above the liver, with the kidneys, it shall he take away. And Aaron's son shall burn it on the altar upon the burnt sacrifice, which is upon the wood that is on the fire. It is an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord. Peace offering. Aming Diyos, mapagpalang Ama, kami may kagalakan sa aming puso na may pagpapasalamat, pagpupuri, lumalapit sa iyo at humihingi ng iyong biyaya, gabay, at tulong, pangunawa, kakayahan, kalakasan, karunungan upang ang iyong salita at ang katotohanan nito ay aming maunawaan at magbigay ng encouragement at spiritual nourishment sa iyo pong mga anak. Salamat sa hapong ito. Salamat po sa bawat isa na aming kasama sa ganitong pagtitipon. Ang luwalhati, pasasalamat, kadakilaan ay mapasayo lamang lahat ng ito. In Jesus' name, Amen. Peace offering. This is the third offerings na ito ay na basa natin sa aklat ng Leviticus, a book of offerings, no? At yan ay ang pangatlo dahil hindi maaring i-signify or i-symbolize or i-express ng iisang offering lamang ang perfections na mayroon sa ating Panginoong Jesus. Sa kanyang pagiging tao, sa kanyang humanity, sa kanyang persona, and then sa kanyang work, then ay ang work of redemption. So mayroong first na andyan ang burnt offering, signifying ng perfect sacrifice, substitutionary sacrifice na ginampanan ng ating Panginoong Jesus doon sa cross ng Kalbaryo para ang isang makasalanan tulad mo at tulad ko magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. And then ang second ay yung meal offering na ito ay nagsasaad ng perfect humanity na mayroon ang Panginoong Jesus.
sa lahat ng tao na nabuhay sa ibabaw ng lupa, tanging ang Panginoong Jesus ang mayroong perfect na pagkatao or humanity. Ang bawat isa sa atin na ipinanganak sa ibabaw ng lupa ay mayroong something na abnormality sa ating pagiging tao. Kahit na tayo ay isa ng mananampalataya, yan ay totoo pa rin sa atin. Tanging ang Panginoong Jesus, siya ang may perfect personality, siya ang may perfect humanity, siya ang may perfect body, and then perfect blood. Na ito ay kapag inoffer ng kanyang inoffer, ito ay naging acceptable, sweet smelling savor sa harapan ng ating Panginoon, Panginoong Diyos, doon sa cross ng Kalbaryo. So siya, tayo ay maraming mga imperfections o kaya tinatawag na abnormalities, no? At kung titingnan natin sa nakaraang mga kapanahunan, maraming mananampalataya. Sila pagdating sa ilang bahagi ng kanilang buhay, sila ay hindi masasabi nating mayroong certain level of perfection. But on the other side, o sa ibang bahagi ng kanilang buhay, na andun ang kanilang imperfection or abnormalities. Yan ay tulad ni Samson. Pagdating sa katawan, napakalakas niya. Pero pagdating sa kanyang puso, spirit, sa kanyang spiritual na buhay, siya ay napakahina. Naandyan si David. Naandyan si Peter. Mayroon silang mga imperfections. Mayroon silang strength. And then mayroon silang mga weaknesses. Ganon din ang bawat isa sa atin. And then, tanging Panginoong Jesus lang ang perfect sa lahat ng aspeto ng kanyang pagiging tao. Sa kanyang emotion, sa kanyang will, and then sa kanyang personality, sa kanyang mind, yan ay perfect ang ating Panginoong Jesus. At yun ang sinisimbolize ng meal offering, ang perfect humanity o personality na mayroon ang Panginoong Jesus. Dito naman sa peace offering, dito ay dipitibigay sa atin ang persona ng ating Panginoong Jesus bilang ang nagbibigay ng perfect peace para sa bawat isang naligtas. Kapayapaan na ito ay kailangan ng isang makasalanan, kapayapaan na tanging sa Panginoong Jesus matatagpuan. Na tanging sa Kanya, ito ay maaring tanggapin ng sino man. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 14, "For He is our peace." Ang Panginoong Jesus ang siyang ating kapayapaan. Kung ikaw ay ligtas, kung ikaw ay may katiyakan ng buhay na walang hanggang sa hapong ito, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Mayroon tayong peace with God. And then, mayroon tayong peace of God. Ang peace offering, ito ay additional o karagdagan doon sa tinatawag na burnt offering. Kapag ito ay inio-offer, ito ay isinasama, no? Ipinapatong sa ibabaw ng burnt offering. At ito ay nagsasaad ng thanksgiving. Tulad ng meal offering, ito rin ay nag-signify ng thanksgiving sa bawat individual na nag-o-offer ng bagay na ito. Ito ay isang tribute, no, of gratitude sa blessing of health and provisions na ito ay nanggaling sa Panginoon at kaniyang tinanggap. Ito rin ay isang paraan ng panalangin by which ang isang nag-offer ng peace offering, siya ay lumalapit sa Diyos at humihingi ng naisin ng kaniyang puso na blessing or pagpapala na ito ay tanging Diyos ang makapagbibigay sa kanya. So ito ay thanksgiving sa bagay na tinanggap na,
and then thanksgiving sa bagay na tatanggapin pa lang ng isang nag-o-offer ng offering na ito. Mayroong tatlong bagay na nais kong ating bigyan pansin tungkol sa peace offering. First, titingnan natin ang implication ng una word peace, o so yung friendship na ito ay implied sa word na peace. And then second, titingnan natin yung fat. Yan ay word na ito ay nabasa natin na yung fat ito ay i-offer sa Panginoon. Yan ay nasa verse 3. The fat that covereth the inwards and all the fat that is upon the inwards. And verse 4, and the two kidneys and the fat that is on them at yun ay i-offer sa Panginoon. And then lastly, ay titingnan natin ang feast or feasting na ito ay kalakip on then kasama sa peace offering. First, yung friendship na ito ay implied sa word na peace of the peace offering. Ito ay peace na tanging para sa ating mananampalataya, tanging sa Panginoong Jesus natin na tagpuan sa kanyang blood sacrifice. Kaya ang offering na ito na peace offering tulad ng burnt offering, ito rin ay blood offering. Sapagkat sa offering na ito ay pinipicture once again yung atonement na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Yung sacrifice na kung saan ang isang makasalanan ay tumanggap ng peace na nanggagaling sa kanya. Kinakailangan ng peace ng isang makasalanan. At yun ay tanging sa sacrifice ng Panginoong Jesus matatagpuan. Kung ang sinasabi sa verse 1, sabi riyan, and if his oblation or offering be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herd, whether it be male or female, he shall offer it without blemish before the Lord. So tulad ng burnt offering, ang maaaring i-offer sa peace offering ay yung animal na ito ay kalakip doon sa tinatawag na herd. At yun ay yung ox o kaya bullocks, na ito ay yung cow na ito ay nagsisignify sa pagiging servant ng ating Panginoong Jesus. Siya ay tinatawag na servant of Jehovah. And then siya ay naging obedient sa kalooban ng Ama para gampanan niya ang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang sacrifice doon sa cross. And then sa verse 6, hindi lang sa ox, ito rin ay maaring gawin ng isang nag-o-offer sa pamamagitan ng isang lamb o yung flock na kung saan ang lamb ito ay nagpipicture sa ating Panginoong Jesus sa kanyang pagiging submissive sa kalooban ng Panginoon. To the point na siya ay nag-pray doon sa Garden of Gethsemane nang sabi niya, not my will, but thine be done. Yan ang Panginoong Jesus na ito ay pinipicture ng isang lamb. At dito ay ina-identify ng lamb ang Panginoong Jesus sa bawat isang tao sa kanyang buhay and then sa kanyang sa mga mananampalataya sa kanyang buhay and then sa kanyang kamatayan. And then ang third na maaring i-offer ay nasa verse 12. At siya naman ay yung goat na kung saan ay ang Panginoong Jesus ay na-identify sa mga makasalanan and then sa kasalanan sa pamamagitan ng animal na ito na maaaring i-offer dito sa peace offering. Kinakailangan ng mga animal na ito na sila ay i-offer
and then kinakailangan silang patayin, kinakailangan patuluin ang kanilang dugo, and then ito ay i-sprinkle around the altar, at sila ay susunugin, and then ito ay magiging sweet savor sa harapan ng Panginoong Diyos. Doon lamang magiging mapisa ang dugo ng mga animals na ito na maaring pangtakip sa kasalanan kung itong dugo na ito ay naka-apply o naka-sprinkle doon sa altar. Ang dugo na, dumadalo sa kanilang katawan ay walang bisa para pantakip ng kasalanan. At yan ay ang Panginoong Jesus ginampanan ang bagay na yan doon sa cross. Kinakailangan ng pangtakip sa kasalanan. Ang dugo ng Panginoon na naging panlinis sa kasalanan, kinakailangan ang bagay na yan dahil tayong taong makasalanan, tayo ay hiwalay sa Diyos. Tayo ay naging kaaway ng Diyos. Ang ating kasalanan, ito ay provoking sa harap ng ating Panginoong Diyos. At nagkaroon ng distance between God and tayong mga makasalanan. At tayong mga makasalanan ay deserving ng death. Yan ang penalty para sa makasalanan. Ang kasalanan ay nag-create ng enmity between God and man na ito ay makasalanan. That's why kinakailangan ng isang offering na ito ay ang Diyos na banal at ang taong makasalanan ay maaring ma-reconcile at maaring magkaroon ng friendship, maaring magkaroon ng fellowship, maaring magkaroon ng kaugnayan. And then, unless na yan ay mangyari, ay hindi magkakaroon ng pagkakasundo ang taong makasalanan and then ang Diyos na banal. At ang bagay na yan, ginampanan ng ating Panginoong Jesus na siyang pinipicture sa mga offerings na ito dito sa book ng Leviticus. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng reconciliation sa ating Diyos. Kaniyang na-procure ang peace na ito'y kinakailangan sa pagitan ng Diyos na banal at ng taong mga makasalanan. At ang kanyang sacrifice doon sa cross nag-result sa peace or spiritual peace na ito ay nasa puso ng bawat naligtas. Sa eternal peace na ito ay mararanasan ng bawat naligtas here after. Kapayapaan na ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, isa sa mga maraming blessings ng salvation. Blessing ng kaligtasan na ito ay tanging sa Panginoong Jesus natin matatagpuan. Secondly, ay ang fat na ito ay ini-offer or sinusunog sa offering na ito, which is the peace offering. Sa verse 3, sa verse 4, sa verse 9, sa verse 10, sa verse 14, sa verse 15, verse 16, and then 17, na andyan ang word na fat. Sa katunayan, sa verse 16, kung inyong titingnan sa inyong banal na kasulatan, ang sabi riyan, and the priest shall burn them upon the altar. It is the food of the offering made by fire for a sweet savor. All fat is of the Lord. All fat is the Lord's. So yun daw na taba ng mga animals na ito na ino-offer, yan ay para sa Panginoong Diyos. Yung fat ng ox, ng bulak, ng lamb, ng goats, yan ay para sa
Panginoon. Sila'y mag-o-offer ng animal na ito ay without blemish. From the ox, or bullock, or lamb, or goat, sila'y mag-o-offer ng animals na ito without blemish. Again, nagpipicture sa perfect humanity, perfections na mayroon ang ating Panginoong Jesus. And then tulad sa burnt offering, kanilang ililay ang kanilang hand sa ulo ng animal na ito, and then doon ay papatayin ang animal, and then kukunin ang kanyang blood, i-sprinkle doon sa altar, at yun ay ang paraan na nais ng Panginoon. And then, kukunin nila yung mga taba ng animals na ito. Sa verse 3 and then verse 4, ang sabi, and he shall offer the sacrifice of peace offering, an offering made by fire unto the Lord, the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards, the two kidneys, the fat that is on them, which is by the flank, and the coal above the liver, which with the kidney, it shall he take away. So ito ay kanilang i-offer sa Panginoon. At kanilang susunugin doon sa altar. At ito ay magiging sweet savor unto the Lord. Yung inward portion ng animals, ito ang hinihingi ng Panginoon na kanilang i-offer. At kung ito ay titingnan natin sa Panginoong Jesus, yung inward portion na ito ng mga animals sa peace offering, ito ay nagre-represent sa inward qualities na mayroon ang ating Panginoong Jesus. Sa inward virtues or graces na mayroon ang Panginoong Jesus. Na tanging ang Diyos Ama lamang ang siyang nakakaalam. And then sa strength na mayroon ang Panginoong Jesus, na kung saan ay to the point of death, kaya niyang i-offer ang kanyang sarili, sundin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Yan ay isinasaad ng inward part na ito o portion ng animals na kinakailangang i-offer ng nag-o-offer ng peace offering. At sa application para sa atin, ito'y nagsasaad ng katotohanan na ang nais ng Panginoon na ating i-offer sa Kanya ay yung isinasaad sa message ng inawit kanina ng choir. Ano ba yung inawit ng choir kanina? Give all your best to the Master. Yung fat na ito, ng mga animal na ito, ito yung pinaka-best na part ng mga animals na ito na ini-offer, na ito ang hinihingi ng Panginoon. Ito ang nais ng Panginoon na kanyang maging portion sa mga offering na ito. Ito ang kapag sinunod, ito ang magiging masamyong amoy sa kanyang harapan. Ito ang pleasing sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Yung best part ng ating buhay ang kanyang hinihingi. Yung best part ng ating time, ng ating strength, ng ating possessions, ng ating abilities, ng ating talent, ng anumang bagay sa ating buhay, yan ang hinihingi ng Panginoon na i-offer, ihandog natin sa Kanya. At tulad ng inawit kanina, He deserves nothing less. Dahil siya'y ibinigay niya ang lahat. Yung best sa Kanya, ibinigay ng Panginoon ang lahat para ikaw na makasalanan at ako ay maligtas. Kaya karapat dapat lamang na ating ihahandog sa Kanya yung pinaka-best sa ating buhay. Pinaka-best sa ating paglilingkod. Yun ang Kanyang hinihingi. Yun ang Kanyang nire-require. At yun din ang ating obligasyon
sa Kanya. Yan din ang ating responsibility para sa Kanya. Yung best portion, yun ang hinihingi niya na ating ihandog sa Kanya. Agree ba kayo? Walang amen? Napilitan. Hindi yun best. Dahil napilitan tayo. Harinawa, ma-remind ang bawat isa sa atin na ang nais ng Panginoon ay yung best sa ating buhay, sa ating paglilingkod, na yun ang ating ihandog sa Kanya bilang isang sweet smelling savor unto God. At yun ay pleasing sa Kanyang harapan. Third, yung feast. Kanilang i-offer ang best portion ng mga animals na ito sa Panginoon. Ito'y susunugin doon sa altar. At ito ay magiging usok sa harapan ng Panginoon. Ito ang portion na hinihingi ng Panginoon sa nag-o-offer ng offering na ito. Yung best, yung nanire-represent ng fat and then yung inwards portion ng mga animals. And then kung titingnan natin sa chapter 7, please, chapter 7, verse 31 and then 32, ito ang sabi. 7:31. And the priests shall burn the fat upon the altar, but the breast shall be Aaron's and his son. And the right shoulder shall he give unto the priest for an heave offering of the sacrifices of your peace offering. So ito ang portion na ito ay para doon sa mga priest. Na kung saan sa animals na ito ay yung portion na inwards na ito ay in-specify ay para sa Panginoon, yun ang kanyang hinihingi. And then ang sabi ng Panginoon, yung bahagi na ito na na-mention dito sa chapter 7 verse 31, yung breast, yung right shoulder, ito ay para doon sa mga priest na nag-o-offer ng animals na ito. Ito ang kanilang portion. Ito ang kanilang bahagi. And then yung remaining portion ng animals, no, kung ox ang i-offer nila, ito ay napakalaki, no? At kakaunti lamang ang hinihingi ng Panginoon, no? And then kung ito naman ay lamb, ito rin ay medium size. Kakaunti lamang ang hinihingi ng Panginoon. Kakaunti rin ang ibinigay ng Panginoon para sa priest. Kung ito ay goat, ganun din. Kaunti ang para sa Panginoon, yung inward, yung mga tama. And then, yung shoulder, and then breast, ito ay para sa priest. Yung remaining portion, ito ay kakainin o para doon sa nag-o-offer. Para sa Kanya himself, and then para sa Kanyang family, and then para sa Kanyang friends. Dahil ito ay tulad sa isang feast na kung saan isinasaad ang katotohanan na sa offering ng peace offering ay dito ang Diyos and then ang tao, ito ay nagkakaroon ng fellowship, nagkaroon ng friendship, mayroong communion, mayroong togetherness, mayroong pagkakaisa. Ang iyo at yun ay ang isinasaad ng offering na ito dahil na nagkaroon na ng pagkakasundo ang Diyos na banal and then ang taong makasalanan na inire-represent ng sacrifice. Dahil mayroon ng kapayapaan sa dalawang panig na ito ng Diyos na banal and then ang taong makasalanan. Dahil mayroon ng pagsasama, mayroon ng kasunduan. Sa katunayan, ang ating Diyos, simula pa man na inilikha niya ang tao, ninanais niya ang magkaroon siya ng
fellowship sa kanyang 38 na tao. Magkaroon siya ng communion sa kanyang taong nilikha. At yun ay makikita natin doon sa Garden of Eden. No, ang Panginoong Diyos, kung inyong babasahin ng Genesis, siya ay nakikisama, lumalakad kasama si Eve and then si Adam. Yan ang nais ng Panginoon. Kung bakit niya create ang tao, para meron siyang maka-fellowship, meron siyang makasama, meron siyang kasama sa communion. Yan ang nais ng Panginoon. And then mapapansin rin natin ang nais ng Panginoon ng communion sa kanyang nilikhang tao ay sa covenants na kanyang ginawa. Sa kanyang covenant kay Adam, sa kanyang covenant kay Noah, sa kanyang covenant kay Abraham, kay Moses, sa bayan ng Israel, kay David, maging sa covenant na mayroon ng Diyos na tinatawag nating New Covenant. Nais ng Panginoong Diyos na magkaroon ng malapit na kaugnayan, fellowship, communion sa kaniyang bayan. At yan ay inirepresent ng offering na ito. Nais ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin na tayo ay mayroong sweet fellowship sa Kanya. Mayroon tayong sweet communion sa Kanya. Mayroon tayong malapit at intimate na relationship sa ating Panginoong Diyos. And then sa tabernacle na kanyang ipinakonstruct kay Moses, nais ng Panginoong Diyos na ang kanyang bayang Israel sa pamamagitan ng building na ito, ng tabernacle na ito, ay mayroong kaugnayan, mayroong fellowship, mayroong pakikisama, at doon sila sasamba sa kanilang Diyos. And then sa mga offerings na ito ay isa ang peace offering. So nais ng Diyos, desire ng puso ng Diyos na siya ay mayroong fellowship sa kanyang bayan. Nais ng Diyos at ini-expect ng Panginoong Diyos na ang bawat individual sa atin ay mayroon tayong malapit na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ito ay nagsasaad ng katotohanan ng spiritual togetherness na mayroon ang Diyos kasama ang priest, then kasama ang offerer at ang kanyang family at ang kanyang mga kaibigan. Mayroong communion between God and His people. Mayroong agreement. Mayroong togetherness. At ito ay para sa atin nagsasaad ng spiritual communion, fellowship, togetherness sa ating Diyos at sa bawat mananampalataya. Na tayo ay kabilang sa tinatawag na household of God sa Ephesians chapter 2 verse 14 to 18, no, na doon ay tayo ay mula sa being kaaway ng Diyos ay inilapit by the blood of Jesus Christ, nagkaroon ng reconciliation mula sa pagiging alienated or malayo ay nailapit at naging saints at naging kabilang sa household of God na kung saan ninanais ng Panginoon ang malapit at mainit na pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. Kung inyong mapapansin sa mga offering na ito, ay na-mention yung male and female. Dahil ito ay offering na ang design ay para sa fellowship. At para kapag may fellowship, mayroong kainan. Kaya sa offering na ito ay mayroong kainan, mayroong feast. No? Yung portion para sa Panginoon ay sinusunog. Yung portion para sa priest ay kanila kinakain. And then yung rest ng portion ng animals na ito na in-offer ay para doon sa nag-o-offer sa kanyang family and then sa kanyang friend. Mga friends, nagsisignify ng katotohanan ng communion, fellowship among
God's people, male or female. Walang hindi binigyan ng distinction. Dinadala ang ating kaisipan na sa household of God, lahat ng klase ng distinction na maaari nating maisip sa ibabaw ng lupa, ito ay binura ng ating Panginoong Jesus. Ito ay nawala. Ano mang nakapatong sa ating ulo na title, ano mang nakapatong sa ating balikat na rango, o nakadikit sa ating dibdib na recognitions, yan ay inalis ng Panginoon. Sa household of God, walang female, walang male, walang band, walang free, walang maitim, walang maputi, walang singkit, walang malaki ang mata, walang mababang ilong, walang matangos na ilong. Lahat ng klaseng distinction, race, rank, anumang distinction na yan na mayroon ang tao, yan ay binura ng Panginoon. Dahil ang nais ng Panginoon sa household of God, na sa ating kapanahonan, yan ang church, tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Tayo ay mayroong malapit na communion sa isa't isa, tulad ng narinig nating testimony kaninang umaga. Tayo ay mayroong togetherness bilang isang mananampalataya at kabilang sa household of God. Yun ang isinasaad na katotohanan ng peace offering. Matapos tayong magtamo ng peace, peace with God, dahil tayo'y minsang kaaway ng Diyos, dahil sa sacrifice ng Panginoong Jesus na i-reconcile, na ilapit sa Kanya, nagkaroon ng peace between us and God. Nagkaroon tayo ng fellowship and friendship sa ating Panginoong Diyos. At dahil tayo sama-sama na naka-experience na bagay na yan, tayo ay mayroong friendship, fellowship, communion sa isa't isa bilang mga anak ng Diyos at kabilang sa Kanyang household o sa Kanyang iglesia. At ang bagay na yan ay tanging sa Panginoong Jesus lamang natin tinanggap. Tanging sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ng isang makasalanan. Ang kapatawaran ng kasalanan, ang paglilinis sa kasalanan, yan ay tanging sa sacrifice ng Panginoong Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Ang tanong ko sa bawat isa sa atin, kumusta ang ating fellowship communion sa Panginoon? Kumusta ang ating fellowship communion sa bawat isang mananampalataya? Kumusta ng ating pag-o-offer ng mga ino-offer natin sa Panginoon? Yan ba ay yung best? O ang Panginoong Diyos ay panakiputas lamang sa ating buhay? Kung mayroon lang tayong opportunity, doon lamang. Pero ang nais ng Panginoon ay yung best ang iahandog natin sa Kanya. Give all your best to the Master, dahil He deserves no less. Aming Diyos at mapagpalang Ama, salamat po sa paalaala sa iyong salita, sa katotohanan na ang nais mo, ang hinihingi mo, at yan ay aming responsibility, aming obligasyon sa iyo, ay yung best ng aming buhay, ng aming service, ng aming lakas, ng aming kakayahan, ng aming karunungan. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong awa at biyaya na kailangan ng bawat isa upang ang bagay na yan ay aming magawa at may offer sa iyo. Tulungan mo, O Ama, ang iyong pong mga anak sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkukulang. Kami iyong patawarin sa aming mga pagkakasala. At arenwa, O Diyos, matagpuan mo ang bawat isa na ibinibigay ang aming best sa iyo.
upang sa aming buhay, Panginoon, ang aming buhay ay matagpuan na ito ay isang sweet smelling savor sa iyong harapan. Pagpalain po ang katotohanan ito sa bawat isa na aming kasama sa ganitong pagtitipon. At ang iyo pong pagpapala, pag-iingat, gabay at tulong at pakikisama ang maranasan ng iyo pong mga anak sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan. Pagpalain po ang bawat isa, sa iyo po ang luwalhati, pasasalamat, kadakilaan at pagsamba. Lahat ng ito, O Diyos, aming Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you and God bless.